Hello guys, kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe mo naman and hit the notification bell for you to be notified for the next videos that I'm going to upload. Sige na please. Maraming salamat po. Enjoy watching guys and earn learnings from this video. Wastong paraan ng pamamalantya. Gusot-gusot ang mga damit na bagong laba. Ang mga damit ay kailangang plantsyahin upang maging maayos tingnan. Ang taong maayos manamit ay kagalang-galang at kaaya-ayang tingnan at nagbibigay ng tiwala sa sarili, saanman o kanino man makikisalamuha. Sa pamamagitan ng pamamalantsa ay pinakikinis nito ang mga kasuotan upang lalong gumanda. Alin sa mga uri ng kasuotan ang maaaring plantsyahin? Ang tela ay ang mga hinabing mga hibla o sinulit upang makagawa ng damit at iba pang kasuotan. Ang mga hibla ay nagmula sa mga halaman tulad ng bulak at linen. Samantalang ang ilan ay nagmula sa mga hayop tulad ng lana o balahibo ng tupa at sutla o seda mula sa uod. Narito ang ilang halimbawa ng mga tela. Linen. Ang telang ito ay gawa sa fibers ng flax plant. Kalimitang ginagamit ito sa kumot at bedsheet. Cotton. Ang telang ito ay gawa sa halamang bulak. Karaniwang ito ay ginagamit sa paggawa ng katsa, bestida, t-shirt, kamiseta, kumot, punda at kurtina. Polyester. Ginagamit ang telang ito sa mga damit at tapete. Seda o satin. Ito ay may malinis at malambot na tekstura. Karaniwang itong ginagamit sa kurtina at tablecloth. Lana o wool. Gawa ito sa balahibo ng tupa. Karaniwang itong ginagamit sa sweater, scarf, at kumot. Sa pamamalantsa ng mga telang ito, nangangailangan ng wastong pag-iingat. Tukuyin ko ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga damit na may telang maaari at hindi maaaring plantsyahin. Ang mga kasunod ay ang mga kagamitan sa pamamalantsa.
plancha. Ito ay isang kagamitan na umiinit na ginagamit natin upang maalis ang lukot ng damit. Planchahan o pakabayo. Ito ay isang mahaba at makitid na tabla at nababalutan ito ng malambot na tela. Ironing mesh cloth. Ang ironing mesh cloth ay mga pirasong tela na ginagamit upang maprotektahan ang mga damit na paplansyahin. Ito naman ang ironing pressing cushion o tailor's hat. Ito ay ginagamit sa pagkulma at pagtubog ng darts. Tailor's clapper. Ang tailor's clapper ay ginagamit upang makapagbigay ng katibayan sa ibabaw kung sakaling didiin ng matagal ang mga tahi at magkitid na bahagi ng tela. Ironing mat. Ironing mat, ito ay isang mat na lumalaban sa init at madaling ipatag sa planchahan. Fabric conditioner. Ang fabric conditioner ay isang uri ng tubig na maaaring gamitin bilang pabango at ibubuhos sa iyong damit upang mapanatiling presko ang mga ito. Pangwisik o sprayer. Ginagamit itong pambasa ng bahagya sa kasuotan upang madaling matanggal ang lukot. Basang bimpo. Ito ang pinapalit kung walang pangwisik. Ginagamit itong panghagot sa kasuotang paplansyahin. Basket o ropero. Pinaglalagyan ito ng mga kasuotang paplansyahin. Hanger. Ito ay ginagamit na sabitan ng mga kasuotang tapos ng plansyahin. Narito ang mga dapat tandaan sa pamamalansya. Una, ibukod ang maliliit at maninipis na mga damit, maaari itong unahin o ihuli sa pamamalansya sa kaunting init lamang. Pangalawa, ihiwalay ang pantalon, palda, polo, kamiseta, blusa at iba pang damit. Pangatlo, ihanda ang damit na paplansyahin at iba pang gamit sa pamamalansya tulad ng plancha, sprayer, planchahan at hanger. Pang-apat, magplancha sa lugar na walang makakaabala at siguraduhing wasto ang gagamiting mga saksakan. Panglima, maging maingat sa paggamit ng mainit na plancha at siguraduhin laging ligtas habang gumagawa. Pang-anim, may kasuotang sakabaliktaran pinaplansya tulad ng mga may borda, may disenyo na maaaring manikit. Ginagawa rin ito sa mga lace. Nakababawas sa pangungupas ang ganitong paraan. Pampito, isampay ng maayos sa mga hangir ang pinalansya. Ang iba pang kasuotan ay maayos sa kitlupin at itago ng maayos sa kabinet ayon sa uri at pangkat. At pangwalo, maingat na plansyahin ang mga bahagi ng damit ayon sa pagkasunod-sunod. Maaring maiba ito ayon sa yari ng damit at pangangailangan. Narito ang mga wastong akbang sa pamamalansya ng kasuotan. A. Blusa o polo. Unahin plansyahin ang kwelyo. Isunod ang manggas, bahagi ng balikat sa likuran, at unahan ng blusa o polo. Harapan at iba pang bahagi. B. Palda. Unahin plansyahin ang bulsa, bahagi ng baywang o sinturera at sipon. Unatin ang buong palda at plansyahin ang mga pleats. C. Shorts, pantalon. Unahin plansyahin ang bulsa, isunod ang bahagi ng tahi sa zipper, isunod ang bahagi ng baywang at sinturera patungo sa balakang. At hita ng pantalon, iwasan ang dobleng piston.
gustong pamamalansya ng mga damit. Una, ihanda ang plancha at mga damit na paplansyahin, malinis na tubig at bimpo na gagamitin sa pamamalansya. Pangalawa, ilagay sa tamang temperatura ang kontrol ng plancha. Ang init ng plancha ay inaayon sa uri ng damit na paplansyahin. Ang telang cotton at linen ay kailangang ilagay sa mataas na temperatura samantalang sa seda ay katamtaman ang kailangang init. Pangatlo, unahing plansyahin ang makakapal na damit at isunod ang mga maninipis. Baligtarin ang damit at plansyahin ang tupi, bulsa, hugpungan, kwelyo at laylayan. Pang-apat, plansyahin din ang mga manggas. Pang-lima, ipasok ang balikat ng polo o bulsa sa dulo ng plansyahan at plansyahin. Gawin ito sa kabilang balikat. Pang-anim, ipasok o ilusot ang buong damit sa plansyahan at plansyahin ang harap at likod ng bulsa o polo. Pampito, simulang plansyahin ang balda sa ibaba ng baywang. Kung may peledges ang balda, ayusin ito at padaanan ng basang bimpo bago plansyahin mula laylayan patungong baywang. Pangwalo, isabit sa hanger ang mga naplansyang damit tulad ng bisteda, pantalon, polo at blusa. Ang mga damit pambabae ay tiklupin at patasin ayon sa uri at itago sa kahon o aparador. Pang-siyam, ang iba pang kagamitan tulad ng panyo at mga damit panloob ay kailangan ding plansyahin. Pang-sampo at huling hakbang, huwag iwanan ang plansya sa ibaba ng tela o sa ibabaw ng kabayo. Ilagay ito sa bakal na lalagyan. Kung tapos na sa pamamalansya, alisin ang plug kung di kurente ang ginagamit na plansya. Palamigin ang plansya at langisan bago ito itago. Tapos, itiklop na ang plansyahan. Sundin ang rubrics para sa matagumpay na pamamalansya. Rubrics sa pamamalansya. Pamantayan. Una, nakasunod sa wastong akbang sa pamamalansya. 10 puntos. Nakagamit ng angkop na kasangkapan at maayos ang paggamit nito. 5 puntos. Pangatlo, nakasunod sa mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paggawa. 5 puntos. Pang-apat, naplansya ng malinis at maayos damit. 10 puntos. Na may kabuuan, 30 puntos. Pagpapakahulugan. 25 hanggang 30 napakahusay. 20 hanggang 24 mas mahusay. 15 hanggang 19 mahusay. 10 hanggang 14 magsanay pa. That's all guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, The Teach Life TV.